eto na naman po tayo. Uchikahan kay Darla La Chica and I'm your Tita G! Para makipag-usap at makipag-chikahan naman tayo doon sa showbiz! Diba? Yes! Anong balita na alam mo? Ang naman! Mga latest! Yes! Ang ano ko na naman about doon sa triplets na si Sheryl Cruz. Ah, yung sa Admiral Dads Entertainment. Yes, di ba? Yan ang gusto kong isita sa'yo. Yung tatlo sila, si Christina Paner, si Manny Reynes, at saka si Sheryl Cruz. Oo, yan. Yan ang diba? Yan ang chichika ko sa'yo. Yes, yung signature ano niya, smile ni Sheryl Cruz. Magandang ganon. O ano? Ano kay ako actually nabasa ko rin. Ano na, napanood ko rin. Yung kay tungkol kay Sheryl Cruz. Oh. Tubing ka sa camera, ate. Oh, tulala ka na naman. Tulalay ka na naman. Hindi. Kasi talaga yung chichika ko. Kasi alam mo naman sa akin, pag napanood ko, yan. Ano nga? About ano? About utang-utang kay Sherwin. O diba? Yun ang napanood ko eh. Utang na naman? Oo. Actually, pinatulpo siya. Parang si ano? Ah, pero hindi, ano naman, kaibigan niya yung nagpatulpo sa kanya. O hindi na amo. Hindi na amo ngayon at hindi na PE. Ano ba yan? Puro na lang tulpo. Oo nga. Patulpo ang ano, takbuhan ngayon, diba? Puro artista na ngayon ng mga, ano, mga nire-reklamo na, bakit? Eh kasi nga naman, siguro dahil tao rin sila na minsan magkakaroon ng pagkukulang sa buhay. Minsan, alam mo na, may gusto iwasan. Pasensya na po sa brum-brum. So yun, ano kay Tulfo at kay Sheryl Cruz? Ano yun, mayroon siyang kaibigan na last year yata, basta last year, yung parang tumakbo siya ng ano? Counselor. Yes, counselor. Napanood mo rin pala. Ano sabi ko? Sabi ko sa'yo, updated din ako ngayon. Ando. Ano? Ewan ko kung mga 100K daw yung utang. Correct. Uh-oh. Pero ang sinasabi naman ni Sheryl, parang hindi naman sinabi na utang or hiram. Basta tinulungan siya na about ano sa mga kampanya. Sa projects nila. Sa project nila na nagkulang siguro ng pondo. Oh, kasi now, parang siguro kusang naman. Hindi, kahit kusa. Sabi mo nang kahit kusa. Hindi, ang laki namang pera yun, 100,000 yata. Ang backstory parang ganito. Yes. Patingad mo ako ha. Siyempre, nagkampanya nga si Sheryl Cruz sa kanyang pagiging counselor sa Tondo last year, election. Yes. And then meron silang funder talaga. Meron nagpupunta sa kanyang kampanya. Mm-hmm. But during the middle of the campaign, bigla itong umatras si funder. So, yung mga project ni Sheryl Cruz, siyempre para, di ba, mapalapit ka sa puso ng masa, ng mga tao, ng mga butante especially, yes, you have to do something else. Itong mga project, mga kung ano pa mga events para sa taong bayan. So, ang nangyari, nabitin ang kanilang fan. Yun kasi nga, nabitin. Oo, kasi bilang umatras sa anong dahilan, kung anong dahilan, one natin knows. Yun. Ano yon? Kulang sila sa pondo dahil ginamit yun sa pakontis yata yon. Tapos, kaya pinahiram siya. Ganito yon. Yung kaibigan niya na OFW, may magandang loob na pahiramin si, base dun sa kwento na ano, OFW, pinahiram niya si ano si Sheryl Cruz at mayroon siya mga dokumento na nagsasabi na talagang pinahiram niya. Mm-hmm. Dati naman daw, naghiram sa kanya si Sheryl, pero maganda naman magbayad. Until dumating yung ito na nga, yung pagkakataong ito na after ng election, siyempre Los Valdez, nga, lola mo. True. So, hide and seek na daw after noon, nang naniningil na itong kaibigan. Uh-huh. Of course, kilala ko naman si Sheryl kasi ng mga panahon ng Das Entertainment, isa ayan sa mga ano inaalagaan namin. That time kasi reporter na ako eh. So, kakapunta kami sa bahay nila, sa White Plains. Mababait yung family, Cruz. Yes. Hindi natin akalain na habang ito na nga, nung kakaedad na, nagkaroon ng maraming pagbabago sa life niya, eh mapupunta sa ganitong ano, kasi diba, Oo. Eh mga Cruz naman sikat, at saka alam natin masisipag sa paghanap buhay. So, yun, ito na, ibalik tayo dun sa chicken no, ano, ng kanyang ano na yan, ng kanyang friend na lumapit na kay Tulfo, kasi
ilang buwan na rin siya namimingil. Oh, parang dead ma si Sherry. Ang bait nga yung kaibigan niya kasi mm-hmm. diba, hindi naman siya namimilit. Oh, at saka yung ano, basta pinaalala lang daw niya. Nakakatuwa na kwento niya. Diba pumunta pa daw siya sa taping ni Sherry. Yes. Tapos parang tinaguan siya. Darla, parang ano. Parang nakikita ko yung kay, ay parang nakikita ko kay Sherry yung pagkatao ko. Diba? Oh. Ako, hindi ako nagtatago, ah. At saka yung ano, diba? Oh. Yung dandahan ko mawawala kasi meron kang iniwasang tao. True. Diba, nakakaloka yun? Mas maganda makiusap ka na lang kaysa magtatago, diba? Oh. Ako nga nakikiusap. Eh. Kung wala, di wala. Kung mayroon, di mayroon. Nakakaloka yun. So, anyway, nag-ano na nga, nag-reklamo na itong si... Siya tawag niyang ano, Alex. Madam Alex. Yes. Hindi yan totoong pangalan ha. Mm-mm. Na, yun nga, na hindi naman daw siya tipong nagahabol. But then, ang pinaalala lang niya nga. Bilang kaibigan, parang ayun masira yung pagkakaibigan na nung dahil lang sa datong. Na pinakinabangan naman ni Sheryl Cruz, di ba? Correct. At si Shep naman, hi Shep. Shep. Magkaagaw. Ay, paborito ko yung sa magkaagaw. Oo nga, eh, ang galing-galing pa rin artista. Kung ako sa'yo, sa halagang yun, sabi nga nila, at sabi nga nung friend mo, huwag ninyong sirain yung pagkakaibigan. Credibilidad mo bilang artista, mula sa maayos na pamilya, yung dahil lang sa 100,000 naman. Oo. At saka, ano na, huwag mo nang daanin na naman sa, ano, sa attorney. Oo, sabi nga. Kasi na, pag may attorney ka naman, diba kung yung ibabayad mo na naman sa attorney, mas malaki na naman ang ibabayad. Ano, sino ba yung nagganon na naman? So, yun nga, kasi natawagan naman ng staff ni Rafi Turco, Sheryl Cruz. Ang sagot nga daw, meron daw siyang ano, nakakakilala sa pagkatao ng kaibigan niya yung naniningil. So parang dumada sa mga ganun yung ano, eksena. And then, bahala na daw ang lawyer niya yata, alam niya nang ipapaayos niya sa lawyer and all that. Kahit bahala sa lawyer, magbabayad din. The usual, tipong mag-inform na rin siya kung anong gusto niya ng action gawin through Tulfo. Pero makayatang, parang ano na rin, case of ano na rin, Janela, na parang hindi na bumalik si Tulfo, di ba? Ang bait kaya yung ano, nung pinapanood ko, ang bait nung si Alec, na ang malumanay na magsalita. Oo, halatang ano. Lang, kausapin lang, ay tawagan lang niya ganun, di ba? Oo, Diyos ko. Kung tawagan niya si Alec, o ikaw ba, pinautahan 200,000, tatago ako, anong gagawin mo sa akin? Ay hindi, babayaran kita, kakausapin kita. Hindi ako magkakautang sa'yo, tapos akong... Ano? Siyempre hanapin din kita. Makiusap ka sa akin. Siyempre magkakaintindihan kasi magkaibigan, di ba? Oo, hindi. Oo. Marami talaga nasisira ng pagkakaibigan dahil sa utang. Dahil ano sa pa? Uy, so ano yun? Pa naman yung magkausapin mo na lang? Correct. So, anong conclusion mo ngayon? Ano yung huling pwede mong sabihin doon sa kaibigan? At kay ano Sheryl. Kasi ang bait naman ng kaibigan. Ano na lang, 'di ba? Gusto naman niya ang gusto lang ng kaibigan niya ano. Tawagan niya yung kaibigan niya para magkausap sila, 'di ba? Kasi gusto naman nung sabi naman nung kaibigan niya, ayaw naman masira yung pagkakaibigan, 'di ba? Kasi matagal naman na silang magkasama. Pero friend, 100,000 yun ha? Oo nga. Siyempre kahit naman kaibigan kita, kailangan may balingan. Kasi diba? Panahon ngayon, yung pandemya. Oo. Kung ako kakausapin ko, siyempre friend, wala pa ako. O diba, wala pa akong pelikula. Diba? Eh, kasi yung tayo naman daw niningin, kasi meron naman daw show si Sheryl. So yung sabi ni Sir Rafi, di sana kahit pakunti-kunti sana, sinetel niya. Oo. Maubos din at matatapos yung 100,000 na lang. At saka... Utay-utay, kumbaga. At saka yung 100,000 na yun, hindi naman sinasabi kasi, hindi naman niya sinabi na utang, hindi naman niya sinabi na ilang, basta yung parang tulong, hindi. Siyempre 100,000 yun. Hindi, at saka may permahan, may mga dokumento for this utang. Pusa ka ng ano, kausapin mo. Kay Sherry Cruz, sa tingin niya baka, dahil hindi na siya, wala, parang hindi na siya intensadong bayaran, siyempre palulusot niya, tulong. Yung... Kaya ito namang tao, tumutulong nga siya, pero sa paraang, kailangan niya pa rin maibalik yung 100,000. Kasi
Bakla, ang hirap mag-ano ha, magtrabaho sa abroad. Ano para pa lang, nga ba? Tignan ipamigay mo 100,000. Ito nga, tingnan mo ginagawa natin kung ano-ano na lang para magkaroon tayo ng na. Hanap buhay. Diba, at saka mahigit isang taon na rin, dapat ano na. Oo, kasi ang tao, pag interested talaga magbayad, ipabayad, at magpaparamdam kung wala pang datong. Yes. Kasi kung dinideadman mo na, kung sabihin nun, pinagawa mo na rin talaga. Ano ay, mo bayad. Well, ano ko kaya ikaw, ano, Cheryl, huwag ka na muna magtago kasi balita ko pa nga, yung isa rin na hinahangaan ko, nalilink kayo, magiging jowa mo pa. Shhh! Alam mo na, sa next topic oo. Niya. No way. Siyempre, ayun. Para ano, oo. Para bongga. Ako, masasabi ko nilang naman, isa lang naman, kung may utang ka, bayaran mo. Ano pa nga pa? Kung wala kang pambayad, o di, anong tawag dito, maglumuhod ka, joke. Makiusap ka. Na, kasi yun naman ang gusto ng kaibigan. At saka kung legalan na naman, eh, dagdagastos pa yung te. Ano pa? Di, pwede mo namang, ano, gawing Bombay kasi style, di ba? Oo, yung 100,000 pinaghirapan. Kasi wala naman siya yung nasabi ating interest. Siguro. At magulugan lang. At maibali kasi, Diyos ko, Shelly, 100,000 is 100,000. Pwede ko 1,000 lang siguro, makakalimutan niya, pero 100,000. Kaya naman ako. Oo nga, laki naman. O yun. So, lesson learned, yun na nga. Pag may utang, bayaran. Huwag ano. Kung walang datong, makiusap. Ganon. Oh, saka kung nakasalubong ka, kausapin mo na lang, huwag na magtago. Huwag yung parang ano wag, ka. Ay, huwag magtago, huwag lumihis. Pati paningin. Parang nakikita ko yun sa app. Okay, that's all for today again. Yes. This is Darla La Chica. Ayan ang chika namin. Yes, I am your Tita G. Saying goodbye for today and more chika sa mga susunod na araw. And bago tayo maghiwalay, ano sasabihin mo? Like, share, and subscribe to this channel. Ano na ba? Ikaw na magsabi kung saan ko sa'yo. Gondola. Yes, kasi nabubulo lang ako sa pangalan. Known as Tita G. Nahirapan ako, kaso ako sa R.